suspect sa pangahalay at pagpaslang kay Jovelyn Galieno. Nagbunyag na ng impormasyong maaaring magpasabog sa buong kaso. Sa una ay umamin, ngunit makalaunan ay nagbigay ng pahayag na ang pag-ako sa krimen ay sa pilitan. Sa isang panayam kamakailan lang, nagpalitan ng akusasyon ng magkabilang panig. Kaya marami ang nagtatanong kung makakatulong nga ba ang isang lie detector test. Mabubulabog ang iyong pagkatao kung maririnig mo na sa harap ng mga manunood, nahuli ang isa na nagsisinungaling. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Patuloy ang imbestigasyon sa kaso ng nawawalang si Jovelyn Galieno. At mukhang ito ay hindi pa matatapos kung papasa sa polygraph ang dating suspect na ngayon naging saksi. Ilang araw pa lang ang nakararaan nung nagulat ang lahat dahil sa pagpiyansa ng congressman na si Edward Hagedorn sa pangunahing suspect sa pagkawala ni Juvie. Umaasa ang public servant na mayroong katotohanan na ilalabas sa lie detector test. Subalit mula nang makalaya pansamantala si Dasmariñas, mas dumami ang mga akusasyon. Bagamat marami sa kapulisan ng PNP ang tapat sa trabaho at mapagkakatiwalaan, mayroon pa rin ilang natitirang latak. Sa panayam ni Senador Tulfo, kamakailan lang, pinagsabay nito ang magkabilang panig upang magbigay linaw sa imbestigasyon na mas malabo pa sa sabaw ng pusit. Ano sa iyong palagay ang katotohanan at ano ang kabaliwan? Heto ang panayam. Now, so sir, itong si Police Major Manalo, sinusuhulan kayo. Bakit nga kayo sinusuhulan po ulit, sir? Hindi ko rin po alam kung bakit sinabi niya ako na gusto ko po ng pera. Tapos po noon, sabi niya sa akin, mag-uusap daw kami. Pagka sabi ko, ito okay po. Pagka sabi na akala ko po usap lang, tapos pinasok po nila ako sa kwarto. Okay. Pagkapasok po nila sa akin sa kwarto, pinutasan po nila ako. Okay. Pagka pusas po sa akin, sabi niya sa akin, makipagtulungan daw ako sa kanila. Tapos sila na rin bahala sa abogado ko. Okay. At ano raw po yung sa ibig nilang sabihin na makipagtulungan sa kanila? Hindi ko rin po alam kung anong pinupoint nila na makipagtulungan ako sa kanila basta yung sinabi nila sa akin. Tapos sabi ko po sa kanila, sabi ko, saan ang bagay po yan, sir? Hindi ko lang po alam kung anong tulong yung magawa ko sa kanila. Tapos sabi niya, makipagtulungan ka na lang, pakinambala sa abogado mo. Tapos sabi niya sa akin, kung hindi ka makipagtulungan, isasamahin ka. Yun po yung sabi niya sa akin, sir. So matapos po mauntog yung ulo ninyo, ano pong nangyari sunod, sir? Nandiyan po si Sir Manalo sa harap, tapos sinampa, kinuha na po yung tinas niya, sinampan niya po ako ng tinas sa mukha. Ayaw na ako na pala, sinapak na ako sa may tenga, ang kamay niya. Okay. Tapos po, mamaya-maya, ginampot niya na naman yung tinas niya, sinampan niya na naman sa mukha ko. Okay. Pagkatapos po, pinespot po nila ako. Pagkapa-spot ko, yun yung ano, yung sinusuntok ako sa sikmura, tapos sa may tagiliran, tapos yung binabuta ko sa tuhod. Ayon kay Leobert, siya ay sinuhulan ni Major Manalo nung ito ay sumuko sa presinto. Bagamat hindi matukoy at maalala ang dahilan, inilanta dito sa harap ng taong bayan. Bukod doon, inakusahan pa ng suspect ang ilang pulis na sinaktan nito, inuntog ang ulo, sinampal sa mukha, sinuntok sa sikmura at sa tagiliran. Napakabigat na paratang kung mapapatunayan. Subalit pinabulaan na naman ito ni Major. Ito ang kanyang sinabi. Nagsasampal niyo siya ng tsinelas at sinapok pa sa may tenga. Bakit niyo po ginawa yon, Major, sir? Sir, walang katotohanan po yung mga sinasabi po ni Leobert, sir. Walang katotohanan. Pero nandoon po kayo nung time na kung saan di umano ayon sa kanya, nasabi mo hindi naman totoo, nandoon po kayo.
Ang sinasabi niya, wala kayong ginawang pananakit. Yes, sir. So, ibig sabihin, nagsisinungaling po itong si Jobert. Yes, sir. Wala, hindi niyo po siya sinapok ng tsinelas. Hindi, sir. Saka magulo, sir, ang background ng buhay niya, sir, eh. Magulo ang background ng buhay. Ano ibig sabihin magulo ang background ng buhay niya? Sir, ayon, sir, sa pag-iimbestiga namin, sir, may nirip din daw yan na kapinsan niya din, sir. Pero ang claim niya, sir, may relasyon din daw sila, sir. Kaya lang, sir, hindi na rin nagreklamo sa mga kamag-anak niya siguro, sir. Sa kahiyan na rin, mapapahiya yung pamilya nila, sir. At yung napainsan niya, sir, nabuntisan niya din, sir, yun. Okay, sandali po, sir, para maging patas tayo rito. Ma'am? Maririnig ang pagtanggi na hindi raw ito nanakit. At mapapansin din ang pagbunyag sa napagalamang magulo raw ang buhay ni Dasmariñas. At ginahasaan ito ang isa niyang pinsan. Akusasyon na maaaring sumira sa kredibilidad ni Leobert. Pero ito ang sabi ng pamilya Galieno. Okay, pwede kasi journaling. Totoo ba yung sinasabing meron daw ni rape na pinsan din ito dati, itong si Leobert, at hindi lang kayo napurso ng case? Sir, hindi po yan totoo. Alam din po yan ang kung magkakandak po kayo ng survey doon sa Pulang Lupa. Alam din po yan ang aming mga kapitbahay na si Leobert po at yung pinsan namin before ay nagkaroon po sila ng relasyon. Hindi po nila tinago yon. Yung relasyon na yon, kaya nagkaroon po sila ng ano. Pero po, umamin po sa amin si Sir Leobert noon. Kinausap niya po kami buong pinsan. Talagang nag-confess siya, nagsisi po siya doon sa ginawa niya kasalanan. Kasi po, parang hindi sila yung pinsan na yun magkalayo po talaga. I mean, parang hindi talaga sila literally na magkagugo. Ganun po. Distant relative. Opo, sir. Okay, hindi so... Hindi po, wala pong ganun, sir. Kahit magkanda po kayo ng survey sa buong... Pero walang rape na nangyari. Wala po, sir. O, ayan, Major. Ayan, kamag-anak na mismo nagsabi, walang nangyaring rape. Although inaamin naman itong si Leobert at ng mga kamag-anak, distant relative, nagka-relasyon sila, si Leobert sa kayong isa pang, yung distant relative ni Leobert. Yes, sir. Yung nga po ang claim po ni Leobert, sir. May relasyon sila, sir. Kaya nga. Yung so, kanina kasi, sir, kanina medyo sabi mo, rape. At dinidinay po ng kamag-anak mismo na walang rape na nangyari. Although, nagka-relasyon siya doon sa kanyang distant relative, yes, totoo, nangyari. Pero there was no rape. Kaso, dinugtungan mo eh. Ginatungan mo, sinabihan, nagsabi ka ng rape na hindi naman pala totoo. Yes, sir. Huwag kayong nagdudugtong ng mga istorya. Medyo. Yes, sir. Diyan po nasisira yung pulis eh. Yung nagdadagdag kayo ng istorya, yung dagdag bawas. Huwag po, masisira po kayo dyan. Mawawala po yung credibility, Major, sir. I'm telling you. Yes, sir. Yes, sir. Next Cap, time, sir. Major, kung ano lang talaga yung totoo, yun ang pong sabihin nyo para... Cap, sir. Sabi po, po. Okay, thank you. Now, Papa. Major... Narinig na nilinaw na ang relasyon ay hindi talaga sa kanyang pinsan, ngunit sa isang distant relative. At inamin din naman ang nangyari. Kontra sa pahayag ni Major Manalo na wala rin daw panggagahasa. Kaya dito pumasok si Senador Tulfo. Marahil ay hindi na nakapagtimpi at pinagalitan ng pulis. Dinugtungan ito at ginatungan pa. At sinabing isa raw itong power trip. Ito na marahil ang patunay sa hinala ng ilang netizens na dahil sa magulo ang buhay ng lalaki, palaging nasasambit ang pangalan sa chismis at ang pagpatos nito sa isang kamag-anak ay ang mga dahilan kung bakit napagkadiskitahan ito ng mga otoridad. Ayon sa pangalawang suspect na si Valdez Tamon, nawawala na raw ito sa matinong isip kung nalalasing. Hindi ba't sinaksak ni Leobert ang kanyang pinsan? Sigurado na natunugan ng ilang otoridad ang pagkatao ni Leobert na madali itong pagbintangan. Dahil magulo ang buhay, palaging nachichismis at pumapatol sa kamag-anak. Sino nga naman ang maniniwala sa lalaking nawawala sa sarili kung nalalasing? Tamang-tama kung ibibintang dito ang panghalay at pagpaslang kay Juvie. Wala itong kawala. Subalit nagka-leche-leche ang istorya dahil napansin ng mga mabuting netizens ang scripted na investigasyon. Ang huling salaysay ni Leobert ay laban sa isang opisyal ng City Hall, ang pinuno ng Public Order and Safety sa Puerto Princesa na si Richard Ligan. Heto ang pahayag. Richard Ligan, City Information Officer ng Puerto Princesa City.
Paul. Ano po yung kanya naging partisipasyon, sir? Ayan po kasi, sir, yung ano, yung siya po yung nagsabi sa akin na ano, na patay na po yung pinsan ko, tapos ano po, i-dispose na rin daw, ipapatay niya na rin daw po ako ngayon. Wala na rin daw po ako, close. Keep na rin daw po yung sana yun sa mga sa pinsan namin na nawawala. Okay. Kailan niyo po nakaharap si Richard Ligad? Anong araw po, sir? Ayon kay Dasmariñas, si Ligad raw ang taong nagdidikta sa kanya at nagbabanta sa buhay ng kanyang pamilya. Ano ba ang tinaguriang lie detector test? Upang pabulaanan ang pahayag ni Liobert hinggil sa pananakit ng ilang kapulisan, lumabas sa SOCMED ang isang video na nagpapakita ng walang bakas o pasa sa katawan ng suspect nung ito ay umamin. Subalit kung pag-iisipan, kung inuntog ang ulo nito, sinampal sa pisngi at sinapok sa tenga, eh talagang walang makikitang pasa sa katawan. Pero kung sinuntok sa sikmura at sa tagiliran, kung titignang maigi ang video, wala nga bang pasa? Isa sa mabigat na akusasyon laban kay Richard Ligad ay ang pagdikta at pagbabanta nito sa buhay ng suspect. Heto ang salaysay. Nagulat nga po ako, no? Yung una, totoo yung sinasabi niya na nagkita kami doon yung pagkakita ng buto, no po? Okay. So talaga pong nagkita kami doon sa nung nag-ano siya doon sa reporter. Sir, hindi po. Actually, hindi po ako. Yung parang nag-observe lang din po ako doon, sir. Yung parang nag-observe lang. Hindi naman po ako sabing nakikialam sa tinatakbo ng investigasyon nila. Yung parang nanonood lang po ako. Gusto ko lang po masiguro kasi mahirap na po. Dahil nga ho, okay, sa position ko po bilang okay, public order and safety, public I understand na kailangan po siyempre dahil kababayan natin yung nawawala. Opo. Eh kailangan din po malaman din nila yung presence din po ng city government doon po. Very good. Apo, tama po. Parang critic lang po, no? At tinitingnan po kasi natin kasi mahirap po na alam niyo naman naririnig okay, natin very sensational ito. Opo, critic. Po okay, sige po. Mabigyan tayo ng maling suspect ika na. Opo. Pero sir, sa simula ay sumang-ayon naman si Ligad sa pahayag ni Liobert hinggil sa kanilang pagtatagpo sa presinto. Subalit doon ito nagtatapos dahil ang akusasyon ay madiing itinanggi. Napagalaman na hindi siya opisyal na inimbitahan sa kaso ni Jovelyn. Ayon sa kanya, siya ay pumunta roon bilang isa lamang critic o nagmamasid at mag-o-observe lang daw siya at hindi makikialam. Subalit parang hindi ito ang masasaksihan sa mga video ng YouTube. Heto ang kuha sa ilog ng pulang lupa. Kaya na, bakit kasi dito bababa pa kayo? Bababa pa kayo para itapon lang yan dyan? Bababa ka pa para itapon yun? Parang yan, magkakaw din dyan. Gawin niya. Hindi mo lang makitaan dyan. Hindi sabi ang totoo dyan. Ha? Hindi sabi ang totoo dyan. Paano ako maniniwala sa'yo? Tinanong kita nung una, nasaan ang cellphone? Sabi mo, nasa kanya. Tapos ngayon, nandyan na. Hindi, nag-iingat din ako ng sir. Saan ka nag-iingat? Nag-iingat ako sa kanya na ano. Na? Ha? Nag-iingat ako sa kanya. Gawin ko ng paraan na, no? Mababa ko yan dyan. Makuha lang cellphone yan. Paano mo magawa ng paraan? Makuha natin. Pagkupad tayo lahat dito. Hindi mo sinabi sa amin, imposible palang makuha yan. Imposible na makuha yan dyan. Tingin mo makapatid yung cellphone? Paano? Anong idea mo? Gagawa ng ano, ng paraan. Ikaw magka-dive, tapos hindi ka naluluta. Hindi, sir. Makikita ang pag-uusap ng dalawa sa tabing ilog kung saan ang cellphone ni Jovelyn ay hinahanap. Marami ang nagsasabi na kitang-kita na hindi lamang nagmamasid o hindi lamang nag-oobserba si Richard. Ito ay nakikisali na rin sa mismong investigasyon. Kaya hindi na maiali sa mga netizens ang paghihinala sa mga otoridad. At marami na rin ang nag-iisip kung sino talaga ang nagsisinungaling.
Kaya mayroon nang nagre-request na ipasa ilalim ang suspect sa isang lie detector test upang sa wakas ay mabigyang liwanag ang mga paratang at kontra-akusasyon. Kaya ang tanong ng marami ay, pumasa kaya si Liobert? Marahil sa ilang araw paglabas ng resulta, masasaksihan ni Congressman Hagedorn ang katotohanan at sa wakas ay malilinawan ng lahat sa napakagulong investigasyon. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pagsasabi ng tapat ay maigi sa kredibilidad, mapagkakatiwalaan sa kilos at galaw at sa anumang usapan. Ngunit ang dila kapag sangasanga ay nagdudulot lamang ng sakit sa pamilya at kahihiyan sa buong lipunan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.